Ayan po, ibabalik na natin ulit yung board ng timer. Ito, kakabit na natin ulit yung dalawa. Gamit po tayo ng 10mm na nut para spacer niya dito sa ilalim, para hindi didikit itong circuit board dito sa plywood. Parang elevator niya, para umangat lang siya dito sa plywood. Lagay tayo ng 4. Tapos, screw. Gamit po natin ay black screw, ginagamit sa mga construction. Ayan na po yung setup natin. Yung boss relay, yung timer, isa pang timer, yung boss relay. Po, naka-screw na siya para hindi siya gagalaw. Ayun. Kukonek naman natin siya para matest natin kung gagana siya. Okay, wawiringan natin siya. Ito po yung socket na kasama dito sa timer. I-connect natin siya. Meron siyang color brown and black. Okay, doon po natin siya ilalagay. Makikita po natin, hindi naman po siya mag-fit sa ibang socket. Okay. Ayan. Doon po natin siya ilalagay sa pinakadulo. Po, makita niyo yung timer. Doon siya sa left. Okay. Okay, kukonek po natin siya. Ito po yung magiging source ng power supply nitong timer para sa 12 volts. Okay, itong brown and black, kukonek natin dito sa power supply. Ito, sabi dito sa power supply, ang medyo, ayan, ang 12 volts ng power supply is blue. Okay, dito po natin siya. Kaya itong blue, itong power supply, diyan po natin i-connect tong brown and black. Okay, salagay muna natin. Susundan nyo lang po yung socket niya. Hindi lang po siya pwede mabaliktad. Okay. Ayan, yan po yung source niya. Tapos, ito naman po, pwede naman siyang mabaliktad yung brown black dito sa blue. Kasi ito parehas naman to, wala naman siyang polarity. Okay, basta 12 volts siya yung blue, dito galing sa power supply natin. Ay, depende po sa power supply ninyo, pero ito po, wala naman po siyang polarity, nakalagay lang siya dito, 12 volts blue. Tapos 220 volts yung input is red. Ay, yan lang naman po. Okay, diyan po natin siya ilalagay. Ito naman po yung kasama sa coin slot na timer. Ay, yung coin slot na socket. Okay. Bali, nakabaliktad po siya. Kasi nga, yung setup natin, ito magiging sa taas. Okay, dito sa taas. Kaya, ngayon, i-connect lang natin para makita natin kung paano yung connection. Ito po yung socket kasama sa coin slot. Okay, lalagay po natin yan dito. Fit naman po siya, hindi mo naman po siya pwedeng mabaliktad. Basta yung red, check nyo po dito sa side, meron nakalagay ditong 12 volts. 12 volts po is yung red. Okay, since nakabaliktad po siya, kabaliktad siya, yung red nasa baba. Okay, lalagay natin siya dito. Okay. Yan. Lalagay po siya yan. Tapos, ako yung color coding niya. Yan. Bali, yan po, red, white, tapos black, tapos gray. Tapos, meron ang kadugtong po niyan. Dudugtong natin yan doon sa
sakit naman ang timer na mayroong red, white, black. Doon naman natin siya ilalagay sa pinaka right side. Natin lalagay. Ito yung setup na gagamitin natin. Dito. Ito natin lalagay siya. Okay. Pinaka side. Ayan po. Dito natin siya ilalagay. Dito. Ayan. Okay. Hindi na rin siya mababaliktad. Susundan nyo lang po yung socket niya. Paano siya. Okay. Ayan. So, connect na po natin. Dito po gagamitin natin yung red, white, and black. Yung gray po, ikakat na natin siya. Tapos, iti-tape na natin siya. Mali, kukondem na natin siya. Lalagyan natin po siya ng allowance para if ever na magre-repair tayo or may maintenance, hindi mahirap magtanggal ng mga wires. Ito na po, naikabit na natin yung para sa coin slot. Tapos, dito kabit natin sa timer. Okay. Siguraduhin lang natin, nakasaksak na maayos para hindi siya maglulus. Tapos, ito po yung time display niya. Ito, kunin natin yung dulo. Babalik natin siya dito sa board. Okay, dati siya, nandito. Lalagay natin siya. Hindi rin po siya mababaliktad kasi meron din siyang guide. Ayan, may mga guide siya dito. Makikita natin. Ayan. May guide po siya. Sa kabila, wala. Ayan, okay, pero dito po, meron. Okay, susundan lang natin yung guide. Tapos, didiin lang po natin dahan-dahan. Para ma-secure siya. Yung display ng timer. O. Yan. Tapos, ayusin lang natin ang lagayan natin ng twist tie para hindi siya harang-harang. Okay, tapos po ito. Ayusin natin mamaya. Connect natin yung power supply, connect natin sa outlet. Ay, ilagay muna natin sa outlet. Okay, para matesting natin yung relay, kung gaano siya. Okay, dito papasok yung source ng 220 at dito sa isa lalabas yung pag nag-trigger na yung relay, dito lalabas yung mag-on yung isang 220. Po, gawin natin. Para matest natin kung gagana siya. Okay. Yung setting, balik natin sa 0. Kinalikot-kalikot ko na muna po kasi. Yun. Balik natin. Set natin sa 0. Okay. Lalagyan muna po natin siya ng plug. Tapos, ito, kukonnect natin siya sa power supply timer. Okay, temporary muna para matesting muna natin yung ating circuit. O, tama. Lagyan po natin ang mga twist tie para maganda po yung hindi po naka loose yung ating mga wires. Yan na po, natapos natin yung wiring connection nung power supply sa timer at yung time display at sa coin slot. Ngayon po, since ito po gagamitin natin sa power spray, itong part na to, isiset natin siya, gagawin po natin siya sa, set natin siya sa 3 minutes. Okay, set po natin siya sa 3 minutes. Since ang Allen bendo po na to ay may time na siya na pag naka zero, pag nakababa lahat yung
itong switch na to, meron na siyang 1 minute. I-adjust natin na 3 minutes. Itataas lang natin itong number 2. Kasi ito 2 minutes to. 2 minutes. Plus 1 minute na free time niya. 3 minutes siya. Yan. Yan ang setting natin na napili para dito sa power spray. Kaya subukan muna natin na paganahin siya kung, para matest natin kung mag-activate itong ating boss relay. Yung coin slot naman po, nakaset pa siya sa 1 peso. 1 peso. Hindi pa natin siya isiset sa 5 pesos. Itatry lang muna natin kung gagana yung ating timer at boss relay. Tama yung connection natin. Okay, subukan po natin. At ano po yung setup natin. Bale, upside down siya. Yan yung top. Okay, top niya. Para yung coin slot na andito lang, yung coin niya dito sa baba. Okay, dito po sa baba yung coin niya. Ito po siya sa side. Ayan, para hindi po makasagabal yung mga wires. Wires pag kumukuha tayo ng coins. Ay, subukan po natin itong para sa yung timer para sa power spray. Ay, maglagay po tayo ng tester dito sa ating boss relay para matesting natin kung gagana siya. Mag-activate siya. Gamit po tayo ng digital tester. Lagay natin sa ohms. Tapos set natin dito sa yung sa continuity niya na may buzzer. Para makita natin o marinig natin kung tumutunog. Tapos ilalagay natin siya dito sa relay. Okay, yung dalawang wire ng relay. Okay, kahit alin po yan, yung positive, negative, wala pong problema. Kuha lang natin yung continuity pag meron na siyang slot, ay coin. Okay, subukan po natin. Ayan po, nalagay na natin yung ating tester. Ito po yung tester natin, yung sa relay. At ito ang ating tester. Okay, check natin yung continuity niya, kung mag-on siya, activate siya, at kung tama yung setting natin sa time, at saka mag-activate siya. Nakaset pa po siya sa 1 peso, hindi pa po siya na isiset natin sa 5 pesos. Just for checking kung okay na yung system, bago natin siya i-reset sa tama. Ang naset pa lang natin ay yung time for 3 minutes. Tapos, i-check natin yung boss relay kung mag-activate. Okay, saksak po natin sa outlet. Yun. Okay, ayan po, nag-on siya. Okay, nakita po natin sa tester, hindi pa siya naandar. Okay. Lalagyan natin siya ng 1 peso. Dapat lalabas niyan is 3 minutes. Kasi yun ang sinet natin. Subukan natin kung tama. Okay, 3 minutes. Ay, narinig na rin natin na tumunog yung ating tester. Sabihin po, may continuity. Ayun. May continuity po. At na nagana yung ating boss relay. Okay, dyan po natin nilalagay yung 220 volts para sa ating power spray. Okay. Ayan po, check natin dito sa timer kung aabot siya. Okay.
Tayin natin. Dapat po mag-off pitong ating mag-0-0 siya o kaya babalik siya sa 1 itong ating tester. Kapag nag off na yung time, naubos na yung time. Tayin natin. Ay, maririnig po natin yung buzzer. Tunog pa siya. Ay, meron po tayong 1 minute and 38 seconds. Sunod po ang gagawin natin is set natin yung coin slot sa 5 pesos. Tapos iset din natin mamaya yung para sa shampoo, car shampoo. Okay, ayun, tumulog na siya. Warning na 1 minute na lang. 50 seconds. Forty seconds. 10 seconds. Pat po, pag nag-off yung ating time, nag-zero, mamatay din ating tester. Okay. Ay, nakuha po natin. Tama po yung setting natin. Ngayon, yung iset naman natin yung coin slot.